ang ipinagmamalaking yamang ito ng mga taga-Abra mula sa tribo ng Itneg Tingyan. Nanggaling pa raw sa kanilang mga kanununuan. Mga ihinabing telang pinatingkad ng natural na kulay. Sumisimbolo sa kanilang mayamang tradisyon, kultura at mga ritual. Subalit sa paglipas ng panahon at sa pag-usbong ng modernisasyon, nakasalalay ngayon sa mga kabataan na ang nakagawian ay hindi kumupas at tuluyang malimutan. Nagtungo kami sa kanilang lugar sa barangay na Marabar sa Peñarubia, Abra para personal na matunghayan kung paano ginagawa ang ipinagmamalaki nilang mga ihinabi at kinulayang produkto. Sa buong lalawigan ng Abra, sila ang tanging tribong gumagawa ng mga natural dye o pangkulay. Prosesong kung kanilang tawagin, Agkulol, na ang salins ay pagkukulay. Sa umagang iyon, may lakad si Tatay Luis kasama ang kanyang 30 estudyante sa Namarabar Indigo Natural Dye Producers Cooperative para magtabas at mangolekta ng mga halamang pinanggagalingan ng iba't ibang pangkulay. Bali, ang gagawin po natin dito ay magha-harvest po tayo ng kulay na natural na nanggagaling po sa dahon ng mga halaman. Yellow po yung kulay po ng ating iha-harvest. Ano pong halaman yon? Yung tawa-tawa, ma'am. At saka, nang dahil pa rin sa kaalaman ng ating mga ninuno pa rin, ay nagagawa nilang yung yellow, nagagawa nilang itim. Dalawa po yung kulay ng yellow. So, pwedeng yellow, pwede rin itim? Yes po, ma'am. Kahit mga edad 8 pa lang, isinasama na rin ni Tatay Luis sa kanilang pagtatabas. Bagamat naroon sila, para mag-obserba lang muna. Dapat lang kasama yung mga bata, lalong-lalo na kasi baguhan po sila sa ating gagawin na ituturo at ipapasa natin din sa kanila na magagamit din nila balang araw. Yun po hanggang sa mag-harvest. Taong 2018 lang daw nang formal nilang simulan ang pagtuturo ng Agkulol sa mga kabataan matapos sumulat sa National Commission for Culture and the Arts kung anong programa ang mayroon sila para sa mga katutubo. Sinubukan ko mismo ang pagtatabas. Ang mismo pagputol sa mga dahon at sanga, may teknik din pala. Kaya tuturuan natin man para hindi ito mamamatay yung ating halaman. Ha, may tamang pag... Opo, ano, po, pag kuha sa kanya. Bali, ito po yung... kung may bulaklak o may bunga na ganito, ito po yung kukunin hanggang dito lang. Iiwasan yung mga maliliit dahil ito po yung magiging... Lalaki pa. Opo. Bali, ganyan po yung pagtabas. Hanggang. Okay lang po yun, kahit na yung flower. Yun! Nangulekta rin kami ng lagundi.
At ang pinakamahirap daw makuha sa lahat, ang malatayom. Bagamat endemic daw ito sa atin, hindi raw ganoon karami ang ganitong halaman kapag papasok na ang panahon ng tag-araw. Dagdag pahirap pa raw ang nagdaang mga bagyo na sumalanta ng husto sa mga halamang ito. Ito pa man din daw ang natatanging halamang lumilikha ng kulay indigo na mahalaga sa kanilang mga produkto. Kaya ingat na ingat din sila sa pangangulekta nito. Libo po yung seeds nito. Mahirap lang talaga magtanim. Nasa 10 to 12 inches magmula dito para hindi po siya mamamatay ang halaman. Pagkatapos makolekta ang malatayom, sisimulan na ang proseso ng agkulol o pagkukulay. Lilinisan po yung leaves, yung buong plants, para matanggal po yung mga alikabok. Kasi yung alikabok po niyan is kulay na brown. Nag-create po siya ng magiging gray yung blue na produce po natin. Oh. Kaya kailangan natin linisan para makakuha tayo ng gold, blue, indigo colors sa ating natural dye indigo plants, ma'am. At paglitaw ng kulay asul o indigo, maaari na itong gamiting pangkulay. Sa natural o tradisyonal na paraan, ibinababa daw ng hindi bababa sa 24 oras ang halaman. Pero sa makabagong prosesong may halo ng siyentipikong paraan, sa loob lang daw ng 15 minuto ay mapapalitaw na ang kulay. Bagamat sa simula ay hindi pa ito gaanong bughaw, kapag pinahanginan o sa pamamagitan daw ng oxidation process, ay lalabas din kalaunan ang kulay indigo. Hindi naman tulad ng malatayom na idinediretso sa lutuan, ang atsuete kinikis-kis lang para mapalabas ang kulay. Habang ang tawa-tawa, kailangang hiwain sa maliliit na parte at saka lulutuin. Akala ko noon luntian lang ang kulay na magagawa ng mga dahon dahil sa kulay ng mga ito. Pero nakamamanghang makita ang sari-saring kulay palang nililikha ng iba't ibang halaman. Pero alam niyo bang aksidente lang daw ang pagkakadiskubre nila sa proseso ng agkulol o pagkukulay? Kwento ito mismo ng isa sa pinakamatandang nabubuhay na abrenyo ngayon na si Lola Norma Mina mula sa tribo ng Inlaod. Kasi noong pasimula, bark ng kahoy ang kanilang ginagamit sa pagkakaingin nila na mamantsahan ang kanilang damit. Kaya sabi nila, pwedeng kulayan ang mga thread natin at iwib natin. Kaya nagsimula ang kulay na indigo blue. Hanggang sa kalaunan, ginamit na raw itong alay bilang dowry sa ikakasal at sa tuwing sila'y nagri-ritual. Ito pagka may namamatay, ito ang ginagamit nila to distinguish na sila ay katribo. Hindi sila pwedeng ibabaon na wala ito dahil ito ang nagre-represent ng tribo nila. Katribo, tinggan sila pagka meron ganito. Bakit po blue? Yung blue, unang mantsa yan, ma'am. Sa unang mantsa sa thread yan, sa damit. Galing po sa malatayong. Kaya naisip nilang pagkulay. Tapos nag-ritual sila, ang naritualan nilang kulay blue.
Mandadawak, o yung nagriritual sa paghahabi na si Aganis na lola raw ni Lola Norma, ang sinasabing unang gumawa ng pagkukulay. Hanggang sa lumawak na ang kanilang kaalaman sa mga halamang pinagkukunan ng iba't ibang kulay at ipinasapasa na sa mga sumunod na henerasyon. Tay, ano ang pinakamahalagang kulay o trademark na kulay ng Abra? Ang trademark ng Abra is blue and white. May konting maroon sa gilid. Yun. Bakit? Po yung... Ano po ang sinisimbolo ng mga kulay na ang ito? Ang kulay kasi ng Abra pag sinuot mo, na nandoon sa piningitan natin at saka sa kinamayan, yung sinisimbolo po ng puti is purity ng ating tribo. Yung blue, nagsisimbolo sa atin ng inspiration. At saka yung yellow, ng creativity. Nagtuturo ng creativity sa atin. At saka yung pinkish, yung pagmamahal. Yung black kasi, doon na sa burial part. Meron maroon trademark po, mama. Parang yun po yung nagtuturo sa kabayanihan po ng mga katutubo valor, yung sinasabi nila. Parang sa red na rin. Red din. Red katapangan. Din katapangan. Bagamat pilit na pinananatili ang tradisyon, ang paggamit ng iba't ibang kulay ay masasabing isang paraan ng pagsabay sa agos ng buhay. Palagi kong sinasabi sa mga nagbobordan na yung innovation palaging andyan. Ang daming mga tao na pinipili na pagandahin pa yung mga traditional art po namin. Subalit para kay Lola Norma, pagdating sa sinaunang disenyo at simbolo, ang bawat imahe raw ay may kaakibat na kahulugan. Kinabukasan, abala uli si Tatay Luis sa pagtuturo ng proseso ng Agkulol sa mga kabataan. Sito kasi nang masarakan yung kaanin nyo, aming isip na. Kasama sa mga tinuturuan niya si Alan, nakatatapos lang mag-board exam at isa na ngayong guro. Pero pinili pa rin niyang matutuhan ang ganitong kaalaman. Sa una po talaga, ma'am, out of curiosity lang po talaga yung nagpasok sa akin dito. Naisip ko rin, may responsibilidad ako na matuto ng indigenous knowledge, halimbawa natural dyeing, ma'am. Tapos maipasa rin to sa mga future generation, ma'am. Kasi lalo na ngayon, ma'am, lunod na po yung mga kabataan sa mainstream, ma'am. Mga TikTok, Facebook, YouTube, ganyan. Mga online games. Yan po yung gagamitin natin. Habang natutuklasan ang paggawa ng natural dye, lalo raw siyang namamangha. Ito, nalinisan na yung ito. Ito na yung pure dye pigment. Pwede po namin itong magamit as a second option in our life. Pwede po namin gawing trabaho o kaya libangan. Ito, bali 30 minutes na natin na isa lang ito. So, ito na po yung ano ng sapang. Ayan, pinkish, lumabas na yung kulay, pinkish red. Para sa mga itneg tinggihan, bawat kulay ay mahalagang marka ng kanilang pagkatao. Sabi nga ni Sergeant sa amin, ma'am, ito na po yung nagbibigay identity sa aming mga tinggihan dito sa Abra. Kaya dahil po sa kulay na dala namin, doon na po kami nakikilala. Pero hindi lahat ng kabataan sa kanilang tribo, katulad ni Alan at ng kanyang mga kaklase, na interesado pang manahin ang tradisyon ng Agkulol. Bali ito yung kukunin. Tanggalin lang yung mga dumi. Kaya nananatiling hamon daw ito ngayon sa mga nakatatandang itneg tinggihan. Sana meron silang subject. Miski Saturday sana. Pero pandemic naman ngayon. Para mag-interest yung bata. Kasi hindi mag-interest yung bata kung hindi mo ilagay sa kurikulum.
Para sa akin po naman, ma'am, hindi po naman talaga sa pilitan na gustuhin nila o mahalin nila yung kultura na meron sila. Ang isipin na lang natin, pag wala tayo na magpapaalala o magbibigay sa kanila ng kaalaman, sino kaya yung magpapatuloy sa kultura natin sa hinaharap? Yun nga lang ang makabagong prosesong itinuturo ni Tatay Luis sa mga kabataan, taliwas sa nakagisnang pamamaraan ni Lola Norma. Ang pagbabago na kwan nakita ko yung pagluluto nila ng mga daing, ito naman kwan binababad. Ni steam. Yung part ng ano, o kaya ay fruits, ano, linulungtot, we call that lungtot, yung after 7 days, saka lang isusok itong sinulid. Kami, naghahalo lang kami suka kasult noon. Subalit para kay Tatay Luis, bagaman ginagamitan na ito ng siyensya, hindi nawawala ang kanilang respeto sa kanilang tradisyon at kultura. Hindi naman nakakabahala o nakakasira sa ating kultura dahil ito'y parehas din ang tibay at saka kulay ng ating mga gagawin. Paliwanag ng Provincial Science and Technology Center ng ABRA, nagbibigay sila ng mga training at equipment sa mga katutubo para lalo pang linangin ang kanilang kakayahan. Mapaunlad ang proseso ng pagkukulay at mabigyan din sila ng kabuhayan. Sa tulong ng Philippine Textile Research Institute o PTRI, idinaan nila ito noon sa tinaguriang dakilang ama ng natural dye sa ABRA na si Luis Agaid Sr., ama ni Tatay Luis. Ni laboratory po kasi yung PTRI to check on all of that at pinag-aaralan nila. But basically, hindi po ito para baguhin yung tradisyon ng pagdaday, kundi para i-improve pa ito at mas gumanda nga yung kalidad ng produkto nila. Dagdag pa ng Provincial Science and Technology Center, ipinaliwanag nila sa mga katutubo kung bakit kailangang ihalo ang teknolohiya sa kanilang tradisyonal na proseso. Ito po yung solid na indigo natin. At maluwag naman daw nila itong tinanggap. Yung time po of processing ng production is cost po yun. So yung syensya, papaikliin natin to lessen po yung production cost para mas malaki po yung kitain ng community. Sa kabilang banda, ipinakita ni Lola Norma ang mga tapis at iba pang telang gawa pa raw ng mga ninuno niya noong unang panahon. Pinatunayan niya kung gaano katibay at kaganda ang kalidad ng kanilang mga produkto noon kahit wala pa ang teknolohiya. Kung anong kulay noon, yun din ang kulay hanggang ngayon. Miski ilang kwan na, yan nga ang inobserbahan nila sa amin mga tinggan. Hindi nagtitig ang kulay. Kukuha ko ng ano. Ito po yung gagamitin natin, more than solution. Ito po yung tawa. Pero si Tatay Luis, tuloy sa bagong prosesong kanila nang natutuhan para raw mabuhay. Haluin mabuti. Ang mga tela at mga sinulid, kanila rin daw nilalagyan ng kemikal para lalo pang kumapit ang kulay. Kaya naman ginagawa ang paghahabi ng mga tela. Kung saan ko nakilala ang isa sa mga orihinal na tagahabi ng ABRA na si Nanay Estrelita Pascua. Gaano man kapayak ang kanyang habian, may pagmamalaki naman daw nila ang kanilang mga dekalidad na produkto. Sa amin, mas sikip. May pagpamalaki ko yung gawa namin dahil matibay talaga. Pwede ipamana. Hindi siya naghihimulmol? Hindi siya Hindi, ma'am. Hindi nag-ano? Hindi pa nag-kukupas.
Dahil ito ang kanilang pangunahing kabuhayan, sinisiguro ni Nanay Estrelita na naipapasa rin niya ang kanyang kaalaman sa mga anak. Yung kamay mo, yung ito, hintuturo mo. Siyempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong magpaturo mula mismo sa eksperto. Ay, bakit sumasabit ako? Labis ako namamangha sa mga kababaihang napapanood kong naghahabi. Kaya matagal ko na rin gustong masubukan ito. At ngayong kaharap ko na ang isa sa mga orihinal at totoong eksperto. Siyempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong magpaturo kay Nanay Estrelita mismo. Ayun. Ay, hindi umabot. Pagtitignan mo, parang very complicated siya, lalo na ang dami-daming mga nangyayari. Pero dahil naturuan ako ni Nanay Estrelita at ni Ate Prima, hindi pala ganun kahirap kung masusubukan mo na. At very enjoyable siya. At very proud ako ipakita sa inyo na kahit kani-kanina lang ako tinuruan, ay nagawa ko na tong parting ito. At ate, mukhang okay ba? Kumbaga, pasado. Pasado daw. Thank you, ate. Sa isang banda ng kooperatiba ni Tatay Luis, abala naman ang mga dalagita sa manumanong pagtatahi ng mga disenyo sa mga hinabi at kinulayang tela. At nadiskubre ko, hindi pala pangkaraniwan ang mga imaheng kanilang ibinuburda, kundi mga bagay raw na sumisimbolo sa kanilang pagkatao at mayamang kultura. Sabi ni Lola Norma, dumaraan pa raw sa ritual ang mga disenyo, kaya hindi rin daw ito basta pwedeng dagdagan ng kung ano-ano. Yung maritualan niya, kung ano yung ma-imagine niya, upo, from the goddess, ma-imagine na ito. Sasabihin niya, ganito ang gabi ninyo. Hindi ka ba'y makagagawa dito without ritual noon. Masamang loob namin. Bakit? Kinukopya nila, hindi naman nila alam ang ibig sabihin. They are attiring this one na hindi alam, baka igagawin pa nila yung mga ano namin. Ipinaliwanag ng cultural master na embroidery na si Ate Vina ang bawat kahulugan ng mga imahe. Ano po ba yung mga ibig sabihin nitong mga designs na to? Yung mga human po kasi na nakikita po dito, friendship, sign of friendship, kung halimbawa yung dalawa po is parang magkahawak. Magkahawak po. Ito naman po kasi sumasayaw, pero sumisimbol rin siya ng parang yung mga tao po na sumasayaw na pang-welcome po sa mga bisita. Pagkakaisa po, yung parang magkahawak kamay po. Ito po yung palay po, ma'am. Sumisimbolo po ng kabuhayan, ma'am. Kasi mostly sa Abra po, yun po yung unang, yung rice po yung unang kabuhayan po ng Abra. Ito naman po is river. Kasi po yung Abra po is surrounded by river po, ma'am. Kaya yung palaka? Yung palaka po is sign of fertility po. Fertility? Opo, hindi lang fertility, pero sa kabuhayan din. Yung spider po, siya po yung simbolo ng kasipagan po sa amin, ma'am. Yung mga tingyan po is laging gumagawa po, masisipag mga tao. Ano po ang pinakasikat? Lizard po at saka palaka po. Bakit po? Kasi po yung palaka is galing po sa kinamayan design na yun po yung kultura namin na good harvest po. Tapos yung butiki? Yung butiki rin, sign of good luck din po sa amin. Kapag po ba, halimbawa, nagsuot ako ng ganito, nadadala ko rin yung swerte? Ganun. Opo, ma'am, opo. Ano po ang pinakamahirap na gawing design? Sa akin, ma'am, yung spider at saka yung palaka. Pero paano nga ba nagsimula itong pagbuburda nila ng iba't ibang disenyo? Ang disenyo ng pagbuburda ng mga itneg ay hango sa kalikasan at sa mga elementong humugis sa kanilang kultura. Nakikita po sa amin na hindi nakikita po sa ibang tribo. Mm-hmm. Yung kalidad po. Yung kalidad. No? Yung halimbawa sa yan, ah, galing Abra pala yan. Kasi yung simbolo po ng Abra is nandyan na lahat po, ma'am. Dati, sa kumot o tapis lang daw nila itinatahi ang mga disenyo. Hanggang sa inilagay na rin nila sa ibang mga telang ginagawang damit, gaya ng suot ko. Pero nang pumunta kami sa Manila during Ramos time, yata yun,
nakikita nila na bakit hindi ninyo i-revive yung mga gawa ninyo, ang gaganda. Then, itirinay namin sa mga ganito, mga damit na bago na yung fabric na ginagawa po namin pagka-hobby. At nitong nagka-pandemya, naging paraan din nilang ipamalas ang kanilang makulay na tradisyon at tatak ng mga disenyo sa mga face mask na kanilang inilikha. Gaya po sa face mask po ninyo, inalalagay po namin yung mga design na lizard, butike, kasi yan po yung simbolo ng swerte po sa amin. Na swerte. At saka yung bulaklak po, purity. Perfect pala tong face mask na suot ma'am. Ko. At saka yung edging po niyan, ma'am, kuko, kasi kasipagan po. Ito raw ang isa sa mga dahilang umengganyo sa 15 anyos na si Queen na mag-aral na rin ng agkulol at pagbuburda. Ayaw po naming mawalang aming kultura dito sa Abra. Kaya po, lahat po kami nagtutulungan na magsagawa po nito. Dahil po importante po sa amin ang aming kultura. Dahil dito po kami nakilala. Pagkatapos. Kaya si Ate Vina abala sa pagtuturo ng kaniyang mga nalalaman sa mga dalagita. Paraan daw para maisalin sa susunod na henerasyon ang kanilang mayamang tradisyon. Gano'ng kahirap po itong pag-embroider? Mahirap po, Ama, kasi sa umpisa pa lang, matyaga kang tinuturuan yung mga bata. Ang tinatamasa nilang malayang paggawa ng kanilang mga produkto ngayon, resulta ng hirap at tiyagang ibinuhos at patuloy na iginugugol ni na Tatay Luis at ng mga nauna sa kanya sa larangang ito. Sa ngayon, dahil sa pagsisikap ng grupo, nakapag-e-export na sila ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Napakahalaga po nito, ma'am, dahil alam namin na yung kayamanan ng aming nakaraan ay pwede naming tatamaasahin sa kasalukuyan na nangyayari na ngayon. Bawat produktong likas sa isang tribo, resulta hindi lang ng pawis at dugo, kundi ng tiyaga at natatanging talento. Hindi ito madaling gawin, kaya hindi rin kailanman dapat baliwalain. Huwag sana tayong humantong sa panahong ito'y iiwanan at kalilimutan. Bagkus, sa pamamagitan ng pagtuturo sa susunod na henerasyon, ay lalo pa itong mapagyaman. Ako po si Mariz Umali at ito ang Eyewitness.